And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginagalaw ako ng mga asawa ng mga tita ko. Itago niyo ako sa pangalang Poleng. At ito ang aking secret file. Sa loob na 25 years na nabubuhay ako sa mundong to, puro sakit at hirap ang napagdaanan ko. Noong nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, gusto na niya akong ipalaglag. Pinigilan lang siya ng kapatid niya. Ibigay na lang daw ako sa kanila kasi hindi sila magkaanak ng asawa niya. So ayun, hindi natuloy ang pagpapalaglag ng nanay ko. Yun yung kwento sa akin ng kuya ko. Dalawa lang kaming magkapatid. Grade 3 ako noon, hindi ko makakalimutan. Yung asawa ng tita ko na umampon sa akin, doon niya ako sinimulang halayin. Takot na takot ako noon. Nagmakaawa ako ng paulit-ulit. Pero ang lagi niyang sinasabi sa akin, "Gusto mo patayin ko yung kuya mo?" Sobrang mahal na mahal ko yung kuya ko. Kahit hindi kami magkasama, hindi nawawalan ng time yung kuya ko na ipadama sa akin na mahal niya ako. Kami lang ng kuya ko yung naging magkakampi. Hanggang sa naging grade 6 ako. Umuwi yung totoong nanay ko galing ibang bansa. Habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming kaibigan niya. Ang tanong agad sa kanya ay, "Anak mo yan?" At ang dumurog ng puso ko ay ang sagot ng sarili kong nanay. "Hindi, pamangkin ko yan." Simula nung araw na yon, nagbago lahat ng pakikitungo ko sa nanay ko. Pinaampon niya nga ako eh. "Bakit, ano bang kasalanan ko? Wala naman, diba? Pero hinayaan ko na lang." Palaging tanong sa kuya ko pag magkasama kami, "Kapatid mo?" Sagot niya, "Oo." Kahit magkaiba kami ng apelyido. At doon, mararamdaman kong mahal niya ako. Kasi palagi niyang sinasagot na wala silang pakialam basta kapatid niya ako. Mahabang kwento kung bakit magkaiba kami ng apelyido. At yun yung kinatatakot ko sa tuwing paulit-ulit akong halayan ng umampon sa akin. Baka saktan niya kasi yung kuya ko. Okay lang sa aking babuyin basta wag lang saktan yung kuya ko. Palaging may hawak na baril yung tito ko habang ginagawa sa akin yung kababuyan. Paulit-ulit, "Sige, sumigaw ka. Papatayin ko yung kuya mo." Kaya, ayun, sa ibang bagay ko nalang ine-express yung sarili ko. Hindi ko pinabayaan yung pag-aaral ko. Sa katunayan, lagi akong nasa top 1. Simula elementary. Pero, ayun, yung mga tumayong nanay at tatay sa akin, hindi yung mismong umampon, kundi yung mga bakla. Yung mga bakla na nakakasakasama ko lang. Sila yung naging inspirasyon ko sa lahat ng bagay. "Bakit ka mo? Every time na may meeting sa school, wala akong parents na pupunta kasi yung umampon sa akin, principal sa elementary. So, papasok ako sa school, nakaalis na sila. Uwi ako galing school, tulog na sila. Ganyan yung takbo ng buong buhay ko. So, ayun, nakasanayan ko na lang. Ako, pasali-sali ng pageant sa school. Tapos, nandun yung mga bakla kong tropa. Nagsa-champion ako kahit sa dance contest. Ang nagsasabit sa akin, yung mga bakla kong tropa,
May award ako sa school medal, meetings, at kung ano-ano pang parent dapat ang a-attend. Mga parents ng kaklase ko ang uma-attend sa akin. Hanggang sa nag-high school ako, paulit-ulit na lang. Pero to be honest, hindi naman sa pagmamayabang ha. Sa ganda kong to, ni minsan di ako nagka-boyfriend. Kasi babae rin yung gusto. Tanda ako pa noon pagdadaan sila ay kasi harap ko, nagtatago ako bigla. Tinatawanan nga ako ng mga kaibigan ko kasi kapag nakikita kong palapit si Laika, tatakbo ako tas magtatago. Paano ba naman kasi? Crush siya ng buong bayan. I mean, campus crush ba? Maganda, sexy, matalino, lahat na nasa kanya. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay yung ngiti niya. Yung tuwing ngingiti siya, matutunaw na ako. Ang nakakatawa lang, dumating sa point na nagiging magkalaban kami sa pagiging muse at sa mga pageant. Pati na rin sa mga sayaw sa school. Eh, hindi nyo naman ako masisisi kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki at kung bakit hindi ako nagkakagusto sa mga lalaki. Dahil na nga sa mga pinagdaanan ko. Para bang ayokong nahawakan ako ng mga lalaki. Ayoko silang nakikita. Except syempre sa mga taong mahal ko sa buhay na lalaki. Katulad na lang ng kuya ko. Tsaka yung mga bakla kong tropa. Hindi nila nahalata na may problema ako. Hanggang sa naging 4th year high school ako. Akala ko yung huling pangahalay sa akin ay natapos na nung 1st year high school ako. Pero nagkamali ako. Gagraduate na ako nun. Top 1 ako, 2 months na lang graduation na. Pero nung gabi, ako at si Papa, yung tito kong umambon sa akin, yung naiwan sa bahay kasi may seminar si Mami, yung tita ko na umambon sa ibang lugar. Pumasok siya sa kwarto ko, may dalang baril. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Binaba niya yung shorts ko. Tapos tinanggal niya yung bra ko. At sabi niya, "Subukan mong sumigaw, papatayin kita. Papatayin ko yung kapatid mo." Iyak ako ng iyak noon habang ginagawa niya yung kababuyan niya sa akin. Wala akong magawa. Hanggang sa lumipas na naman ang buwan, nakalimutan ko ng lahat-lahat. Nagkaroon ako ng girlfriend. Si Zaitoni. Then, naging mag-best friends kami. Tapos, ayun, palagi siyang nasa bahay. Tsaka, palagi rin ako nasa bahay nila. Kaya lang, hindi pwedeng malaman sa both sides na kami. Kasi yung nanay ko, principal. Tapos, yung papa ko, mayor. Tapos yung tatay niya, vice mayor. Tapos yung nanay niya rin, professor sa college. So, hindi pwede. Dahil sa kahihiyan ng pamilya. Lalo pat magkumpare at magkumare sila. Umabot kami ng 2 taon. Naging masaya yung relasyon namin kahit ganun. Patago. Siya yung kasama ko sa lahat ng bagay. Sa mga pageant ko pag nananalo ako. Hanggang sa isang araw, nag-decide siya na magsundalo. 1 month bago siya pumasok sa training, nagbago ang lahat. Palagi na kami nag-aaway. Dahil sa mga maliliit na bagay. Palagi siyang nagsiselos. Palagi niyang sinasabi, "Paano ako hindi magsiselos? Sa ganda mong yan. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Di mo ako deserve. Ito lang ako. Maganda ka. Marami nagkakagusto sa'yo. Mabuti pa nga maghiwalay na tayo." Ayun. Tinapos niya ang lahat sa ganun na lang. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, nakita ko may ka-holding hands na siya agad. Kaibigan ko na pinakilala ko lang sa kanya. Nakasama namin sa isang inuman. Pero sabi nga nila, kapag mahal mo, papalayain mo. Nag-focus na lang ako sa pagsasayaw. Then college, gagraduate na ako. Naulit na naman
yung paggalaw sa akin ng tito ko na tumata yung papa ko kahit di naman siya naging ama sa akin. At sa point na yun, naglakas loob na ako na magsumbong. Pero alam niyo yung masakit. Imbis na paniwalaan kanila, tinawag kanilang sinungaling. Nag-iimbento na nasisiraan ng ulo. Hindi raw yun magagawa ng papa ko / tito ko. Kasi politiko, mayor, kagalang-galang, may iniingatang reputasyon. At meron pa akong isang bagay na hindi nababanggit sa inyo. Dalawa silang gumagalaw sa akin. Yung isa, asawa ng kapatid rin ni mama. Yung totoo kong nanay. Ayun. Ginagalaw ako ng mga asawa ng tita ko. Parehas lang sila ng pananakot sa akin. Papatayin nila yung kuya ko. Nung nagsumbong nga ako, alam niyo yung pinakamasakit. Pati kapatid ko nagalit sa akin. Kukuha raw sila ng magaling na psychologist. Kasi nababaliw na raw ako kung ano-anong imbentong sinasabi ko. Hanggang sa nakalimutan na dumaan ang maraming buwan at taon, sinubukan ko na lang magmahal ng lalaki. Baka sakali lang, maibsan yung lungkot na nararamdaman ko. Nagkaroon kami ng anak, babae. Isa lang pero dalawang buwan pa lang yung tagal ng relasyon namin na magkasama kami sa isang bubong. Binubugbog niya na ako. Nakaranas kami ng baby ko na isang linggong walang kain. Kaya nagpasya ako na umuwi na lang sa amin. Iniwan ko siya. Siyempre, sermon dito, sermon doon. Kasi hindi raw ako nag-iisip ng padalos. Hindi raw ako nag-iisip. Padalos-dalos daw ako. Siyempre, hindi nila ako nagsasalita. At dito na pumasok sa buhay ko si Max. Tomboy siya. Minahal ko siya, tsaka minahal siya nung anak ko. Naging kami. And this time, pinaalam ko sa parents ko yung totoong pagkatao ko. As expected, nagalit sila. Kahihiyan daw ako sa pamilya namin. Ano na lang daw yung sasabihin sa buong bayan namin. Na ang anak ni Mayor, kaya ganda-ganda, tomboy pala. Pinaliwanag ko naman sa kanila na magkaiba yung tomboy sa bisexual. Kasi ang bisexual, bihis babae, buhok babae, galaw babae, pero nagkakagusto sa babae, tsaka lalaki. Eh, alam naman natin na ang mundong ginagalawan natin ay sarado pa. Sarado pa ang isip. Pero pinaglaban ko yung pagmamahal ko kay Max. At dahil doon, tinakwil ako ng pamilya ko. Alam niyo yung masakit? Pinalabas nila na patay na ako. Lahat ng gamit ko sa bahay namin, diploma, picture, certificate, sinunog nila. Halos lahat ng bakas ko, wala na. Di ba parang teleserye lang? Kala ko nga sa television lang nangyayari to eh. Di pala sa totoong buhay. Nagbanta yung kapatid ko sa buhay ni Max. Papasalvage na raw si Max pag nakita niya. Kaya daw nilang magbayad ng tao. Para lang sa gusto nilang gawin. Hindi ko man lang daw inisip yung mga ipapamana sa aking lupain o ari-arian. Lahat-lahat. Ang mas importante sa kanila, pera, kapangyarihan at kayamanan. Yun ang importante sa kanila.
Ako hindi. Pero sa akin, importante si Max. At sa kanya ko nang naramdaman yung pagmamahal ng totoong pamilya. Siya lang yung tumanggap sa akin ng buong buo. Pati sa anak ko. Tinanggap niya ng buong buo. Hindi ko kailangan ng pera. Sobrang sakit. Sa parte ko kasi sinakripisyo ko yung pagkababae ko, yung buong pagkatao ko para sa kapatid ko. Pero ganun yung ginawa nilang lahat sa akin. Mas importante yung reputasyon nila. Ang gusto kasi nila para sa akin, makapag-asawa ng mayaman. Ang babae raw ay para sa lalaki at hindi para sa babae. Pero eto ako eh. High school pa lang ako, alam ko na ganito na ako. At hindi ko yun mababago. Hindi ko yun kayang pilitin. Kaya yun, hinayaan ko na lang na sunugin nila lahat ng bakas ko sa bahay na yun at palabasin na namatay na ako. Pero kahit ganun, ang pamilya ko, maswerte ako sa mga kaibigan at sa partner ko ngayon. Kasi dahil sa kanila, kinaya ko lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. At ngayon, masaya ako sa buhay na pinili ko. Kasama si Max at ang anak ko. At lahat ng makakaya namin ay gagawin namin para maiparamdam sa anak ko na mahal namin siya. At lahat ng gusto niya ay susubukan namang ibigay. At hindi ko hahayaan na maranasan niya ang mga naranasan ko. Ipaparamdam namin sa kanya ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Muli, ako si Poleng at ito ang aking secret vow. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.